So, nung huli nating live stream, may nagtanong kung paano ba gumawa ng YouTube handle. So, yun yung sasagutin natin ngayon. So, bago natin sagutin yung tanong na kung paano ba gumawa ng YouTube handle, alamin muna natin, ano ba yung YouTube handle? So, ayon sa YouTube, ang handles ay mas unique at kakaiba kumpara sa channel name. Kasi specifico ito para sa iyong channel. So, mas mapapadali nitong hanapin tayo ng ating mga viewers sa ating mga content at sa mga channels. At ito ay lilitaw sa lahat ng uploads natin. Simula sa shorts, sa VODs or video on demand, or yung actual video na in-upload natin. At maging sa ating mga live stream. So, yun yung purpose ng handle. Kaya nila inilaunch ito. Ngayon, dapat muna nating alamin kung may handle na ba tayo. Kasi posibleng meron na. Kung tayo ay meron ng customized URL o yung substitute URL na ginagawa natin for customization sa ating branding, meron na rin tayong handle kasi naka-reserve na yung channel name natin na yun o sa, through customized URL bilang ating handle, kagaya ko. Pero kung wala pa, pwede ka namang gumawa. So, paano mo che-check-in kung may handle ka na nga? Wala, simple lang. Gamit ang device mo, maging yan ay laptop, maging yan ay cellphone or personal computer. Sa browser, punta ka lang sa youtube.com/handle. Pag-click mo yun at nakalagin ka sa iyong Google account at sa iyong YouTube account, dadalhin ka nun dun sa handle page mo and ipakikita sa iyo kung meron ka o wala. So, pag nandiyan ka na sa page na yan, kung meron, makikita mo kagad na naka-reserve sa iyo yan, eto na ang iyong handle. Pero binibigyan ka pa rin ng option na kung gusto mong baguhin yan, click mo lang yung tab na change your handle. From there, dire-diretso ka lang gagawa ka ng handle. Ngayon kung wala, walang nakalagay dyan na handle. Tapos, ang nakalagay sa tab niyan sa gitna is choose your handle. So, pag wala kang ang handle, click mo yung choose handle. Lilitaw ngayon yun, mag-open up siya ng panibagong window. Tapos doon, may nakasuggest na doon kung anong handle ang pwede mong gamitin. Most commonly, ang isasuggest niya is either yung channel name mo din or yung tunay mong pangalan na gamit mo sa email mo. Nevertheless, pwede ka pa rin gumamit ng ibang handle. Pwede kang mamili ng handle na gusto mo. Ngayon, kung ang napili mo naman ay gamit na o may iba nang nagmamayari, ino-notify ka naman. Pag natapos mo yung process na yon, click mo lang dun sa baba, sa kanan, yung confirm selection. So, yun na, may handle ka na. Ganun kasimple, ganun kadali. Okay, ngayon, kung tip lang, konting tip kung paano ka pipili ng channel mo, kung gusto mo maging kakaiba, which is dapat para mas madali kang hanapin, pwede kang pumili ng mga pangalan or kahit na anong may kinalaman, may relativity sa content mo o sa channel mo. Nasa sa iyo yan. Suggestion ko, something funny siguro, something unique, or something na mag-spark ng curiosity ng ating mga viewers para pag nakita nila, sino ba to? Ano ba to? Teka nga, pindutin mo nga. O diba? Nagdagdag pa viewers mo. Hope to see your handle soon. At saka, yun nga, makatulong ng mabuti sa pagtatagumpay mo sa iyong pagpapalaki at pagpapaunlad ng inyong channel. And hopefully, ma-monetize na soon or kung monetize na, magkaroon na ng malaking revenue. Ah, di ba? O di parang, papay na muna ulit. Till next time, see ya!